po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng 30 na linggo ng karewang panahon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon para sa araw ngayon, ang mga intensyon sa mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa matagumpay na sinod ng mga kabispuhan at na ating simbahan at ang ating pagsabuhay sa paglalakbay bilang simbahang sinodal. At ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, ipinapahayag ng ating Panginoon na ang ating pag-unlad at pagyabong ay ang pagyabong ng paghahari ng Diyos sa ating buhay. Na gaya ng isang mustasa o libadura, ito ay hindi gaanong makikita dahil sa napakaliit. Ngunit sa biyaya ng Diyos, ito'y yumayabong, ito'y lumalago upang ang kanyang pag-ibig at ang kanyang habag at ang kanyang awa ay siyang magiging bahagi ng buhay natin. Ngunit sa mga sandali na hindi natin napahalagahan ang pagalaw ng Diyos sa buhay natin at hindi natin siya napansin kaya dahil sa ating karupukan at kahinaan tayo nagkasala. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagtiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ang panampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saganang akin ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa iyahayag ng kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sanlilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanlilikha hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa sapagkat ang sanlilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa kaluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sanglilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-ampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hihintayin natin ng buong tiyaga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos, at sa Siyon ay ibalik ang nangyari kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan, yaong mga tuyong batis. Sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha. Bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong, dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak.
dalay-ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butel ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng libadurang inihalo ng isang babae sa tatlong takal sa harina, ano pa't umalsa ang buong masa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Martes tayo ng ika-30 na linggo sa kanilang panahon at ng unang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon po ay atin pong pagninilayan ang tungkol sa kabutihang loob ng Diyos at kung paano ito umunlad at ang kanyang paghahari sa mga puso ng bawat tumatanggap sa Kanya. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa Tagaruma, Kapitlo 8, Beso 18 hanggang 25, ay atin pong napakinggan na ang lahat ng nilikha, sampo na ang tao, ay dumaraing tungo sa isang panibagong kalagayan na ito ay umunlad, ito ay tumubo, ito ay yumabong at magiging hinirang na kanila pong matamasa ang kalatian at kagalakan ng mga anak ng Diyos. Ito po ay kakaiba na karanasan na pinapahayag ngayon ni San Pablo. Sapagkat hindi po mangyayari na magkaroon tayo ng pagyabong, ng pagloon, ng pagunlad, ng pagtubo, ng ganap, na kung saan ang tinatawag na buhay na ganap at ikasyasya na sinasabi ng ating Panginoong Hesus ay siyang ibigay sa atin. Ayon pa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, Beso 10, ngayon ay gawin na ng Diyos. Kaya nga sinasabi, ang gawa ng Diyos ay dakila. Ayon pa sa ating Salmo 125, versikulo 3. Kaya ang gawa ng Diyos ay dakila at dahil ang Diyos ay
puspos ng kabutihan sapagkat siya ay Diyos ng kabutihang loob. Ang kanyang paghahari ay magsimula ng isang pinakamaliit at halos hindi natin mapansin. Kaya ang ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 13, verso 18 hanggang 21, itinulad niya ang paghahari ng Diyos sa ating buhay na parang isang butil ng mustasa, napakaliit na butil. Ngunit kung ito ay itanim na sa lupa, ito ay lumago ng lumago na maging parang punong kahoy na kung saan mamugad na ang mga ibon. Sa napakaliit, halos hindi natin mapansin at makikita, ay lumago. Ganun din, sinasabi ng ating Panginoon na tulad ito ng libadura. Yung libadura, yung tinatawag nating yes, na kung ihalo ito sa masa ng harina, ito ay nagpapaunlad. Ito ay lumaki. Na hindi na makikita yung libadura, ang makikita ay ang pag-alsa, ang paglaki ng tinapay. Ang ibig pong ituro sa atin ng ating Panginoon, una, dapat po nating tingnan ang pag-unlad sa paghahari ng Diyos sa buhay natin. Pero ang kanya pong ginagamit, ang una niyang ginagamit ay tungkol sa butil ng mustasa. Na ito naman ay makikita natin lagi, araw-araw. Ibig sabihin, gumagamit ang ating Panginoon sa mga ordinaryo na mga bagay upang ating mapansin, upang ating makikilala, upang lalo nating makikita ang kilos ng Diyos sa buhay natin. Pero ang pangalawa na halimbawa, ito yung paghambing ng paghahari ng Diyos na libadura. Ito ay ayaw ng mga Hudyo. Para sa mga Hudyo, ang libadura ay hindi po katanggap-tanggap. Dahil ang libadura ay isang korupsyon. Kaya nga, yung libadura sa Ehipto, hindi nila katanggap-tanggap. Ang ating Panginoon rin ay nagsasabi sa kanyang mga apostol at kanyang mga disipulo, mag-ingat kayo sa libadura ni Herodes at ng mga Pariseo. Pero ginagamit ito ng Panginoon kahit na hindi katanggap-tanggap na bagay, hindi upang ipahayag natin na tanggapin natin itong hindi katanggap-tanggap na bagay, bagkos maging imahin kung paano yumabong, kung paano tutubo, kung paano lumaki ang ating pananalig sa ating Panginoong Diyos at kung paano natin payabungin ang ating ugnayan sa Diyos at kung paano ang Diyos payabungin sa bawat pamilya, bawat tahanan, bawat lugar ng trabaho na kung saan naroon tayo upang ang kanyang paghahari ay lumago sa buhay natin. Ang paglago o pagyabong sa salitang Hebreo ay dila. Na sa Koinokong Nagrigo naman ay ginagamit ang salitang anaptasi na kung saan ito yung pagyabong na mayroong iba't ibang antas. Ang unang antas na pagyabong o pagtubo natin ay ang tinatawag natin na physical development na kung saan tayo sa physical, ang ating katawan, ang ating kamulatan o kamalayan o pag-unawa, ang ating katayuan ay pinapaunlad, pinapayabong sa pamagitan ng ating mga paraan na kaya nating gawin at gamitin upang tayo ay tumubo bilang tao. At ang kailangan dito, una sa lahat, ang pagkilala sa ating sarili at pangalawa, ang pagkilala at pag-unawa at pagkaalam sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kasi kung minsan kahit na tumubo tayo na bilang pagkatao, hindi naman natin tinitingnan ng mabuti at sinusuri ang ating kapaligiran, magmukha tayong inosente. Kaya dito, sinasabi sa ating pagbasa sa sulat ni San Pablo sa Roma, Kapitulo 8, verso 21, na para tayong mga nilikha at
mga nananalig sa ating Panginoong Diyos na magkaroon tayo ng pagyabong tungo sa tunay na pagkadakila at kagalakan ng mga anak ng Diyos. Ito yung una. Kinakailangan po natin ang klaro na direksyon sa buhay upang tayo umabong. Ulitin ko po, ang unang kailangan, klaro na direksyon sa buhay. Kasi kung minsan kapag kayo ay sinasabi, okay na ako, munlad na ako, umabong na, tumubo na, pero hindi klaro ang iyong direksyon sa buhay, hindi pa kayo nagkaroon ng personal development. Kaya sa spiritual na paraan din, ito ay magkaroon rin tayo hindi lang na physical na pagtubo, kinakailangan din ang pagyabong na spiritual na klaro ang ating direksyon sa buhay. Pangalawa, dapat upang maging ganap ang ating pagyabong sa ating sarili, dapat po nating tingnan na hindi tayo ang isa lang faktor sa pagyabong o pagtubo sa buhay. Dapat natin kilanlin na bahagi tayo ng sambayanan, bahagi tayo ng pamilya, bahagi tayo ng ating kapwa-tao sa buong buhay natin. Ang buhay natin ay napiktuhan, ang buhay natin ay na-influensya ng ating kapwa, ng ating pamilya at ng ating sambayanan. Kaya kinakailangan natin ang maayos na balanse kung paano tayo tumubo sa ating pagkatao. Kasi kapag ka hindi, malaki man tayong tao, mahusay man ang ating buhay pananalig, bansot pa rin tayo dahil hindi tayo tumubo bilang tao na may balansi na at paningin sa buhay. Pangatlo, kailangan natin ang mahigpit na ugnayan sa Diyos. Dahil kahit na physically tayo ay tumubo na, malaking tao na tayo, dili kaya ang ating kalaman, okay na. O kaya yumabong na tayo sa ating relasyon sa isa't isa, sa pamilya, sa pagawaan, sa pangalakalan, sa sakahan at iba pa kung saan doon tayo. Pero baka tayo ay naudlot sa pagtubo dahil hindi natin nakikita ang lahat. Kaya kinakailangan natin ang kabuuang pagyabong, ang kabuuang pagtubo upang makikita na tayo nga ay imahin at larawan ng Diyos na ayon pa sa Aklat ng Genesis, Kapitulo 1, Versikulo 26, tayo nilikha na kawangis at larawan ng Diyos. At itong pangatlo, mahigpit na ugnayan sa Diyos o koneksyon sa Kanya. Ito po ay ang ating pagtubo na mayroon tayong pag-asa, pananalig o panampalataya at pag-ibig sa Diyos. Sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa Tagaruma, Kapitulo 13, Versikulo 13, sa kaluluwahan, tatlong bagay ang manatili, ang panampalataya, pag-asa at pag-ibig, at ang pinakadakila ay ang pag-ibig. Ang ating pag-asa ay dapat pag-asa para sa Diyos, na sa iyong nagligtas sa atin, ang pag-asa natin ay nasa Kanya. Pangalawa, na tayo din ay mananalig at nampalataya sa tunay na Diyos na maghahari sa ating buhay, maghahari sa ating mga puso, maghahari sa ating pag-isip, maghahari sa ating pamilya, maghahari sa ating sambayanan. Paano natin masabi na pinayabong natin ang ating sarili, ating pamilya, ang buong pagkatao natin kung ang ating sambayanan ay puno ng mga kurakot, pagsasamantala at mga kasamaan, at ang laging nasa isip natin ay kung paano magkaroon tayo ng mga apps at kung ano mga laro ng computer sa ating mga cellphone at mga computer. Kinakailangan natin ang pagsentro sa ating puso at isipan sa Diyos. Ito yung pagkaroon ng pananalig na tunay sa ating Panginoon. So, dapat tayo ay may pag-asa na nababatay sa ating pag-asa sa Diyos. Pangalawa, ang ating panampalataya
sa Diyos. At pangatlo, ang pag-ibig. Kinakailangan po itong pag-ibig dahil ito ang pinakadakila. Kailangan ang ating pag-ibig ay pag-ibig sa Diyos, pero hindi lang ang pag-ibig sa Diyos, ito'y napahayag sa ating pag-ibig na konkreto sa ating kapwa-tao. Kung iniibig natin ng Diyos, ang pag-ibig dapat ay naisabuhay din sa loob ng mga tahanan, sa bawat pamilya. At kung iniibig natin ang Diyos, dapat na sa konkreto ito na ang ating trabaho, tayo nagtrabaho na may pagmamahal. At ang ating trabaho, tayo maging matapat sapagkat mayroong Diyos at parang pag-aalay sa Kanya ang lahat. At kung saan man tayo, dapat nagagawa tayo ng mabuti sapagkat ang ating pag-ibig sa Diyos ay napapahayag sa ating mabuting ugali at sinagawang kabutihan. Ito ang tunay na pagyabong na mula sa butil ng mustasa na pakaliit na pananalig, yumabong tayo sa pinakamalaki na kahoy ng buhay sa ating buhay na kung saan ang Diyos ay nariyan, ang Diyos ay sentro, ang Diyos ay Panginoon sa ating buhay, sa ating puso, sa ating buong pagkatao, sapagkat Siya ay kinikilala natin na Diyos ng pag-ibig. Lalahanin natin, mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tulad ng isang malaking puno na mayroong mayabong na mga sanga o tulad ng butil na matahimik na lumaki, gayon din ang paglago ng kaharian ng langit. Sama-sama tayong manalangin bilang pakikibahagi natin sa mapagmahal na plano ng banal na kabutihan ng Diyos. Atin pong itutugon, Diyos ng buhay, gawin mong na makapagbigay buhay ang aming buhay. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang simbahan naway patuloy na umunlad sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbabahagi ng kaligtasan sa mga kultura at mga pinahahalagahan sa buhay. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Yaong mga nasa programa ng pagpapaunlad ng ekonomiya, naway bigyang suporta ang mga magsasaka at yaong mga nagpapaunlad ng lupa, naway alagaan at igalang ang likas na kalikasan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na kawangis ni Kristo, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at mapalakas sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at pagkalinga. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway masiyahan sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang maging mabunga kami lagi. Lignan ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
basbasan nang sa amin naging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin niyo batid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay mantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kaparingan, ay marapat ni kaya aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming mihayag. Kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin yung pinakahirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kay kaisa namang elsisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ang banal ang makalob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. At inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kawan winapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, San Roque ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan niya anak na aming Panginoong Jesucristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng magaling na utos, sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tirasarat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa Diyos ang mabuti.
Announcement. Available na po ang official kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula sa 8 a.m. hanggang 5 p.m. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Ang lahat ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na November 2, Webe sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available pa po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginanap mong lantaran ay siyang aming makamtang tunay. Magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, banal na misa kayo sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamasang Namana ni Jesus Nazareno. Kami naugnay sa iba't ibang social media platform na kusposting sa iba't ibang paraan na wayang inyong panalangin ay dinggay ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nabigay ng tulong at donasyon sa Kiapuchas. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Pong Jesus Nazareno. Yun pong hindi pa nagkaroon ng Lectio Divina para sa Pong Jesus Nazareno, available po ito, 130 pesos po bawat kopya. Doon po sa may information card. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari pa lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Pong Jesus Nazareno. Inihayag mo sa ng krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kalingan ang kan na nagsusumama sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahe, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sabitan ng bilisyon ito na may malalang pangako ng sabinyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ating Pong Jesus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka Father!